Magandang araw mga tol, Wonderboy Martin. Sinabing papalag kahit sino ang itapat sa kanya. Tinanong nga po ni Pau Kasi Sports kung sakaling ipalaban kay Cuadro alas Casimero. Sagot naman po dyan ni Martin kung ano daw ang ibigay ng handler niya, yun ang paghahandaan. Kung napiling ibigay daw sa kanya si Casimero, paghahandaan ni Martin at nakanda sa lahat ng oras. Maganda yung naging sagot ni Martin mga tol, baka sabihin na naman ng mga fans, matutulog ka lang kay Casimero. Hindi naman niya hinamon si Casimero mga tol eh, tinanong siya kaya sinagot niya kung anong dapat isagot. Sinabi lang niya na kailangan paghandaan kung sino ang ibigay sa kanya, kahit sino daw sa mga top contender. Inaantay na lang daw ni Martin ang visa para makalipad na papuntang Amerika. Tutulungan ni Sean Gibbons para makakuha ng malaking laban. Ibig sabihin mga tol, nakanda na rin daw si Martin kontra Sam Goodman at Luis Nerry. Sabi nga niya kung sino ang ibigay sa kanya, paghahandaan ng mabuti at syempre, papalagan niya. Ano sa tingin niyo mga tol, kakayanin ba ni Martin ang isang Casimero? Kaya ba niyang pulbusin ang isang Cuadro Alas? Napakatigas pa naman ni Cuadro Alas, malayong mas matigas kumpara kay Dugi. Pareha sila ng division na kumakampanya sa Super Bantam 122 pounds. Sa iba pang balita, banat ni Crawford kay Tank Davis. Wika ni Crawford, isang malupit na boxer si Tank Davis, ngunit hindi pa napalaban sa mga elite fighter sa kanyang division. May talent at skill umano si Davis, pero gusto makita ni Crawford na lumaban ito sa mga elite. Kaya ni Shakur Stevenson, Lomachenko at Devin Haney. Parang hindi nakikita ni Crawford na isang elite fighter itong si Ryan Garcia at Pitbull Isa Cruz. Ito ang dalawang binaklas ni Tank Davis. Siguro sapat na yan para patunayan ni Davis na isang dekalidad at isang real deal sa lightweight division. Sa tingin ko mga tol, si Shakur Stevenson ang wala pang tinalo na elite fighter sa kanyang division. Wala pa siyang nakalaban na matibay at malakas sa lightweight dahil kakaakyat pa lang ng division. Dalawa pa lang ang nominado sa resume ni Stevenson. Ito nga po si Jamel Herring at si Oscar Valdez. Ang problema lang, walang pumapalag kay Stevenson. Naghahanap naman siya ng big fight. Pero hindi pa niya oras para mas makilala at patunayan ang kakayahan. Katulad kay Crawford mga tol, dumating sa edad na 35 bago nakuha ang respeto ng mga fans dahil tinalo ang isang Errol Spence. May kartada ngayon si Crawford na 40-0. Konting kembot na lang maabot na niya ang 50-0 ni Floyd Mayweather. Pwedeng lumaban na lang muna si Crawford sa mga mahihinang klase, pampataba ng kartada hanggang 50-0. Pwedeng pang finale na lang niya si Jaron Boots Ennis, Jermel Charlo, Tim Zo at si Canelo Alvarez. Ito na lang ang apat na ilagay ni Crawford sa kanyang resume. Kung manalo sa apat na yan at maabot ang 50-0 ni Floyd, siguradong burado na ang nagawa ni Mayweather. Multi-undisputed champion at samahan pa ng kartada na bumura sa 50-0. Pero paliwanag ni Crawford mga tol, wala siyang plano na lumaban pa ng maraming beses. Magretiro na daw siya kung maramdaman na manghina na ang katawan. Ayaw daw niya na boxing ang magpaparetiro sa kanya. Balak pa ni Crawford umakyat hanggang 168 pounds laban kay Canelo. Baka ito na ang pang-finale bago magretiro dahil malaki ang bayad dyan.